guys! Yan! Welcome to Crystal Shipping INC YouTube channel, di ba? This is the official YouTube of Crystal Shipping. So ngayon, ang i-vlog ko, i-flex ko lang yung ating Crystal office. So, nandito pa tayo sa 1381 San Marcelino Street, Ermita, Manila. Palakpakan! Yan! So guys, pasok na tayo ngayon sa office ng Crystal Shipping. Building! Yan, building! Yan, good afternoon! Pwede pong pumasok, sir? Pwede, ma'am. Bago tayo pumasok dito, kailangan po munang i-check ni Kuya Guard kung meron po tayong lagnat or wala. Kasi, di ba, as per DOLE, as per government, kailangan, bago tayo pumasok sa isang building, kailangan po chine-check yung temperature. At kailangan po may face mask. If possible po, merong face shield. Eh, dahil nga po nagbablog ako, hindi nyo ako maiintindihan kung meron akong face mask. Kaya tinanggal ko muna. Pero of course, yung social distancing nandun pa rin naman. Di ba, Kuya? Yes, ma'am. Okay, thank you! Parking area. Yan! Yan, parking po yan. Dito po, nagpa-park yung ating mga seafarer. So, lahat ng mga seafarer na gusto mag-apply na merong 4 wheels, 2 wheels, 1 wheel, pwede po ditong mag-park. Walang problema sa parking because we have our own parking. Safe po ang ating mga sasakyan, mga motor, at kung ano pa mang service meron ka, kung meron kang trike, pwede din po dito. Yan lang po, ito po yung ating parking area. Marami tayong mga tanim-tanim dito. Kung napapansin nyo, we are very environment friendly. Kami po ay plantita at plantito dito. Yan, ito po yung ating lobby, guys. Charang! Yan, dito naman po tayo ngayon sa aming lobby area. Yan! Ito po yung aming ground floor. And this is the lobby area. Kung napapansin niyo po, meron na pang ngayon Christmas tree. Kasi nandiyan na po si Lucemary chan. Sumisilip. Kasi October na po tayo. Bukas ba? Or bukas yan. October na tayo. So ito na po. Meron na po tayong Christmas tree. Tara! Ganyan. Di ba napakaganda? Alam niyo po bang ako po yung naglagay-lagay niyan ng mga design dyan sa Christmas tree. So guys, ito po yung ating waiting area. Dito po nag-aantay ang ating mga seafarer. Kung napapansin nyo, ito, meron tayong nilalagay na sticker. Yan! Para ma-maintain pa rin po ang ating social distancing na hindi magkadikit-dikit ang ating mga seafarer na nag-a-apply. Dito po sila nakaupo. Yan, meron po yung palatandaan o mga marks para hindi po sila magkadikit-dikit. Baka kasi sa sobrang dikit, magkainlaban na sila. So, kailangan talaga may social distancing. Ito naman po tayo sa ating napakagandang reception, di ba? Ang ating assigned cadet, hi! Kaway-kaway! Yan! Siya po ang nag-check sa lahat ng pumapasok po dito. So, pag pumapasok cadet, anong ginagawa every time visitor arrived? Yes, you are visited and we go into the third floor. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay. Yan, chinek niyo po ako. Bago pumasok dito, yung mga kailangan lang po natin gawin, kailangan lang po natin, yun, sinabi ko nga kanina sa baba, we have our face mask, chinecheck yung temperature, at bago po pumunta dito, kailangan po natin magpa-appointment. Because we're having the appointment system para maiwasan po yung pagdami ng tao na pumupunta. Di ba, Kadet? Yes. We have the appointment. So, Kadet, kung walang appointment, anong ginagawa? Bawal po talaga umakyat ng crew pag wala po siyang appointment. Kasi iniwas po natin na crowded sa taas. Office natin. Yan. Iniiwasan natin maging crowded yung office. Meron lang po kaming pinaka-maximum na tao na inaalaw sa taas. Siyempre, yan po yung ating sinusunod na batas, di ba? Para maiwasan natin yung COVID. So, bago pumasok, dahil sumusunod tayo sa patakaran ng government, meron din po tayong alcohol dito, sanitizer, para malinis. Diba? Yan. Kami lahat ay sumusunod sa patakaran ng ating government. Nakikita niyo po, bawal po talaga magdikit-dikit kahit saan. Yan. At guys, bago ko makalimutan, pag pumunta, pag nag-report ko sa office,
If possible po, hindi po pwede, if possible, naka-pants po tayo, or naka-polo sa mga seaman natin. Minsan hindi maiiwasan, nagre-report si seafarer na naka-shirt. Okay naman po, we will consider naka-t-shirt, pero if possible guys, meron pong collar. T-shirt okay din naman, pero make sure na yung t-shirt yung maganda naman, hindi busot-busot, walang butas-butas, para maging presentable po tayo sa pag-a-apply dito sa Crystal Shipping Inc. Yan, mga tip po yan sa inyo. Okay guys, nandito na po tayo ngayon sa second floor. Kung napapansin nyo, meron pa rin pong stickers na katikip. Meron pa rin alcohol. So mag-alcohol po tayo ulit kasi humawak po tayo sa elevator. So this one guys, ipapakilala ko lang sa inyo yung ating training and the recruitment area. So kung mapapansin nyo guys, ito po yung ating waiting area for the seafarer. So hindi rin po pwedeng magdikit-dikit po dito. Meron din pong assigned cadet na nag-remind sa mga applicant natin to maintain social distancing. So guys, pasok po muna tayo dito para mapakilala po namin kayo sa aming training center, which is the Nimbus U. Come on! Hi! Guys! Yan! Kung makikita niyo naman po, they are very happy because we are fun-loving people who love what we do. So makikita nyo, very magaganda, very beautiful and handsome, di ba? Ito yung ating training center, ang the Nimbus U. Sa ngayon po, we're conducting BT po dito, tuloy-tuloy. So if you want to enroll sa ating BT, you can call Nimbus U. Hanapin nyo lang po sa Facebook. Oh, Jillian, baka pwede mong i-introduce yung ating training center. Hello po. Kindly like our Facebook page, Nimbus Ultra Training Center. And we will accommodate all your inquiries. Thank you. Yan ang aming pinakamagandang marketing. Ano nga yung Jillian? Si Jillian. Of course, this is Pam. Hi, I'm Pam. I'm the accounts coordinator. Accounts coordinator ng Nimbus U. Of course, sino pa bang hindi nakakilala sa isang matipuno? Hello! Si Dalisay! Kapatid pa ako ni Cardo. Yan, siya po yung in-charge sa ating mga training din. Sa lahat po ng mga STCW, if you want to enroll, punta lang po kayo sa Facebook page ng Nimbus Training Center. I-like niyo po yon. Kasi lahat po doon ng mga information, nandun na lahat. Kung gusto nyo tumawag, nandun na din po yung contact number nila sa Nimbus U Training Center Facebook page. So, of course, the last but not the least, the Life and Education! Life Education, of course. Pwede patanggal ng mask, pakitang saglit lang para makita yung mga face natin. Yan. Kasi wala mo na. Yan, that's Teacher Jen. Teacher Jen, say hi. Baka may sasabihin ka sa vlog. I'm Teacher Jenny. I'm the Life Education Unit Head of Nimbus. Welcome! Yan. Malakas! At dahil dyan, kung meron kami training center guys, isa sa pinagmamalaki namin talaga na tulong din at isang kooperatiba para sa mga seafarer. Kasi alam po namin, gusto namin pag nagretiro yung mga seaman namin, mga seafarer ng Crystal, proud sila na galing silang Crystal kasi marami silang pera. So ito yung pinakamapera dito sa building. Ipakilala natin, the Crystal Seaseed Credit Cooperative. Yan, Seaseed! Hello po. Okay, ipakita po din yung mask. Yan. Yan po si Miss. I'm Rufa, the admin officer of Crystal Seaseed. Yay! Yan po. So, hindi lang po employment ang binibigay natin sa ating mga seafarer, kundi meron din po silang other side business para kumita. We have a co-op to make their life more, abundant. Maging convenient. Yan. Thank you, Ms. Rufa. And of course, nandito yung ating accounting officer, Ms. Jashen Azarcon. Ms. Jashen Azarcon! Hi, Kamars! Hi!
Yan. Maya, ano po siya, camera shy. So, na-hi. Pag pumunta po kayo dito, pag meron kayong mga katanungan about co-op, punta lang po kayo dito sa ating office, sa Crystal Shipping Seaseed Credit Cooperative. Yan. Thank you! Okay, guys. Dito naman po tayo ngayon sa ating recruitment area. Dito po lahat, pumupunta lahat ng mga new hire po natin, lahat po ng applicants po natin. So, sa lahat ng nanonood po na gusto mag-apply, dito lang po kayo pumunta sa second floor. Hanapin nyo lang po yung Crystal Recruitment. Ito po. So, guys, pasok po tayo para makilala nyo po yung ating mga recruitment people. Okay, guys. Kung nakita nyo, napaka-aliwalas ng ating office. Siyempre, papakilala ko sa inyo ang ating pinakapog at matipuno na recruitment, technical recruitment, of course, pinakasikat na si Froylan Valiano. Say hi, Roy! Pakita ko naman, pakita ko ate. Yan, pogi daw. Yan yung ating, yan yung hanapin nyo. Pag may mga tanong kayo about sahod, yan o, tanong nyo sa kanya kung magkano bigayan dyan, yan. Si Froylan po yung sasagot. Yan si Chief Engineer Froylan Valiano. Yan, next po natin, of course. Poging-pogi na si Joshua. Matanggal naman. Yan. Si Mr. Joshua Pahanostan, yung ating recruitment coordinator. So, pag nagpunta po kayo dito, sa kanya po kayo nagbibigay ng dokumento. Sa kanya, siya ang nag-receive. Siya po yung nagsascan lahat niya. Minsan, siya din po yung nag-i-interview sa inyo. Yan. Thank you, Joshua. And of course, ang pinakamaganda. Pinakamaganda sa recruit sa unit na ito. Not other than. Ba, tama ba? Kaka-birthday lang si Miss Chekit Basada. Yan. Hello. Yan. Pag tumawag po kayo, yan po palating tumasagot ata ng phone eh. So yan, si Chekit Basada po yan. Pag may mga question din po kayo about hiring, masasagot po lahat yan ni Miss Chekit Basada. Papakilala ko ngayon yung pinaka, yan, yung ating recruitment head. None other than Miss Melba Lorenzo. Palakpakan! This is Melba Lorenzo, our recruitment head. Siya po yung minsan din nakakausap nyo pag ano kayo pag tumatawag. So, Melba Lorenzo, ano pong masasabi nyo? Mga tips maibibigay natin sa ating mga seaman. Ay, mabibigay ba ng tips? Hindi po kasi nabigyan. Okay. So, just be aware lang regarding sa new normal. So, I think kailangan nyo i-provide yung mga scan copy ng documents nyo. And of course, yung mga CV nyo, please lang po yung information ng application nyo. Make sure na nandun lahat yung details kasi sobrang importante po. Yan. Thank you so much, Melba, sa panawagan. Yan. Thank you. Yan. Yan, ha. Sinasabi palaging na sana kung makascan nyo yung mga docs nyo para mas mabilis po yung ating proseso. At dito tayo sa loob. Nandito po, nakatira. Dito po, naka-office yung aming lead people operation na si Tony Lascano. Pero kasi because we are skeletal force, hindi po lahat pumapasok sabay-sabay. So, we all have an alternate schedule po. Dito po yung, ako po, dito din po ako nag-office. Yan, dito po ako nakaupo. So, guys, eto na po lahat yung sa second floor. Silipin naman po natin yung assessment area kung saan po kayo kumukuha ng mga examination. So, punta tayo sa examination area. Let's go! So, ngayon, dito naman tayo, guys, sa ating assessment area kung saan dito ine-encode ang mga documents ng ating seafarer at dito din po sila kumukuha ng kanilang mga computer-based examination or computer-based assessment. So, ito po yung area na to. Yan. Pero, hindi sila pwedeng magdikit-dikit. Kailangan din po may social distancing. For example, dito, bawal umupo dito, pero dito pwedeng umupo. So, meron pa rin social distancing sa pagkuha ng mga assessment ng ating seafarer. So, yun lang. This is the assessment area. Okay, punta tayo sa ating mind gym classroom. Okay, so makikita nyo, this is the mind gym. So, sinasabi natin mind gym to dahil this is the area kung saan nag-work ang ating
mga brain, ang ating mind. Every time na pumapasok tayo dito, it's all about burning. Ito po yung area na to. At dito naman po, guys. Yan. Yan. Walling, di ba? So, guys, ito naman po ang crystal principle na kalagay po dito or nakadikit sa ating wall. Number one, yan. Serve coffee. Family is not just God. If we're not growing, we're dying. No freedom, no good. Be kind and courageous. Be quick, but never hurry. May isa pang kulang dyan. Don't take yourself seriously. Yun po, yung pang ating pang-walong crystal principle. So, nakapaskill po dyan yung ating mga principle. Yan yung hindi mapapalitan. This is the principle na everyday kailangan na sa amin yun. We breathe our crystal principle. So, this is the mind gym area. Okay. So, guys, pasok po muna tayo sa ating classroom 1. So, dito po kinakanda ang ating mga training, ang ating mga STCW training. So, during the pandemic, hindi po nagamit yung classroom na to, but now, ginagamit na siya. Pero, syempre, maintain social distancing pa po tayo. Yan, konti lang po ina-accommodate. So, nakita niyo po dyan, yan po yung nakakalat dyan sa gilid-gilid. Yan po yung mga materials po o yung mga bagay na ginagamit natin sa BT training. So, this is the classroom na ginagamit sa ating mga BT, sa ating mga, alam ko meron din kami ditong iba pang STCW na ino-offer. But now, ang ginagawa lang ngayon during this pandemic, BT lang po na yung ino-offer natin sa ating mga malinaw. Yun lang. Ito naman, guys. Ang ganda, diba? Flex ko lang. Ang ganda niya. Ang ganda-ganda niya. Ito palagi ginagawang background. So, one love. One commitment, one family, of course, crystal is always one family, one happiness, one goal, and that's crystal shipping. Yan. Guys, pupunta tayo ngayon sa third floor. Diba? Nag-elevator, pero dapat bawal talaga mag-elevator kasi pinapractice po natin yung 10,000 step dito. Ewan ko ba bakit nag-elevator tayo yung dalawa? Diba? So guys, pasok po tayo sa ating third floor kung saan po lahat po ng mga ex-crew, lahat po ng dispatch, lahat po ng paalis, dito po yan nagaganap sa ating Crystal IEAC third floor. So, yan. May pa-Christmas tree din po yung third floor, guys. Flex ko lang yung Christmas tree. Yan. Kung makikita nyo po dito, ang aming office is very fun-loving na office. Na tumutugpa po yon sa values na pinapakita, sa values na pinaniniwalaan ni Crystal, that we are fun-loving people who love what we do. Yan, sa kung nakikita nyo, very fun-loving din yung ating office. Eat, move, sleep. Yan po, dapat na po kumain ng healthy, gumalaw-galaw at matulog po ng tama. Yan po yung isa sa mga pinaglalaban din po ni Crystal. So dito po makikita nyo, ano ba to? Ito yung nilalakad runway namin. So, 20 laps po yan hanggang doon. Magkakaroon na po kami ng ito, yung computation. Sorry guys, papakita na lang ni Shalong yung computation kasi nahihirapan po ako mag-compute. Yan po ah, matik na po yan. Yan, pakita mo be. Yan. So guys, i-flex ko din yung aming crystal wall kung saan suking-suki po sa pagsiselfie po ng mga crystal reps at ng mga seafarer natin. So ito po, nakalagay po dito, fun-loving and passionate, we deliver happiness throughout service by keeping our people safe, healthy, and fulfilled. Isa po yon sa, hindi ba isa, yun po yung ating crystal purpose, to deliver happiness throughout service by keeping our people safe, healthy, and fulfilled. So, deep to pulen lahat nakadikit sa wall. Para ma-remind po kami araw-araw na ito po yung purpose ni Crystal Shipping. Yan. So, dito po, may crew po ngayon dito. Dispatch po ata ni Sir. Kaway-kaway po. Yan. Sisikat. Yay! Palampakan! Nandiyan si Sir. Yan. Yan po, nag-aantay po siya dyan. Tatawagin ng kanyang crew coordinator, ng kanyang fleet. So guys, punta po tayo dito para introduce ko din po sa inyo yung ating mga crystal reps for the crew. So dito sa third floor, of course, hindi naman talaga mawawala yan yung ating pantry area.
So, makita ko dito yung aming planta area kung saan po nagko-coffee-coffee po kami dito. Yan, dito po kami kumuha ng coffee, ng water. And makikita nyo naman po na wala pong mga sweets dyan. It's all healthy lang po nilalagay po natin sa pantry. Kasi dito po sa Crystal, we encourage everyone to stay healthy and fit. Bawal po kumain sa mga table po namin ng sweet and starchy food. So we can eat in our table lang po. Ang allow lang is vegetable and fruits. As long na healthy po yan, pwede pong kumain sa table. Pero pag hindi healthy, bawal na bawal pong kumain sa mga aming working station. So guys, kung kanina nakita nyo yung ating mind gym dun sa baba, yung mind gym 2, ito po yung ating mind gym 1. Yan. Pasok po tayo guys. Let's go. Yan. Dito po nagaganap yung mga meetings, brainstorming ng ating mga leads po, ng ating mga Crystal reps. Dito po kami nag-usap-usap pag may mga importante pong bagay na pag-usapan. Yan. Very clean, di ba? Balaging malinis to. And of course, papakita ko din, i-flex ko lang din. Tiyan! Yung office ng ating Chief Impactor, the Chief Impactor of Crystal Shipping. This is the office of our Chief Impactor, Miss Emily Crisostomo. Of course, don't forget the R. So, flex ko lang din. Nahabang po siya yung nagtatrabaho, pwede po siyang tumakbo. Di ba? Paano ba pandarin? Hindi alam pandarin. Wala sa Bisaya. Yan, ito din po yung kanyang table. Alam ko na bababa to, na aakyat, kasi trivia na lang din sa inyo, habang pong nagtatrabaho yun, hindi po umuupo. Palagi lang po siya nakatayo at palagi lang po siyang nakatakbo. Kasi yun yung palagi niyang in-encourage ang everyone to stay fit and healthy. Yan. And I want also to introduce the crew coordinator. Sila po yung nasa process, sila po yung nasa operation. Number one natin dyan, si Miss Johan May Alfante. Palakpakan! Diba? Napakaganda nating mga crew coordinator. And they're very friendly and very accommodating. Yan, pangalawa natin ay si Miss Nery Rose Laguna. Say hi! Yan! Hello! Lahat po yan, malalapitan, madali pong tawagan, madali pong kontakin. Ganyan po sila ka-dedicated sa kanilang mga trabaho. So next natin dito is si Miss Sari. Sari, ikay nawawala. Nasaan ka, Sari? So wala si Sari, siguro nag-CR lang. So let's proceed to Pam. Si Pam nandito ngayon. Yan, say hi Pam. Hi! Asan na yung apple mo? Di ba may apple ka kanina? Ay, tinago. Nandun pala kay Ali. Yan, yung syempre yung pinakasikat dito sa Crystal na crew coordinator, the senior coordinator of Crystal Shipping, Miss Annalisa Sanchez. Baha! Ito pinakamaraming fans eh. Daming fans. So, di ba? Yan. Lahat po yan ng mga crew coordinator natin is they're very accommodating, very friendly. So lahat po yan ng mga question nyo na nasasagot naman po agad. Ganun po sila ka fun-loving and passionate po sa kanilang mga trabaho. So let's go. Ay, nandito si Sari. Nakita ko na siya, guys. Ito na si Sarita. This is Sarita Iquiquez, our crew coordinator. Hi! Nakita na kita. Where have you been? Pero guys, itong area na po to is the IT area. Kaso, dahil nga sabi ko, naka-skeletal workforce po tayo, hindi po sabay-sabay ang pagpasok ng ating mga Crystal reps. So, I want to introduce Shalom in the house. Siya po yung may hawak ng camera. Pwede ko bang ilipat sa'yo? Para makita ka naman. Yan! Siya po si Shalom. Siya po yung may pakana ng lahat-lahat ng to. Yan. Pakilala namin naman po sa ating crew wing manager, Mr. Jeff Bahe. Hi! Yan. That's our crew wing manager, si Jeff. So, if you have some question then you can add him to his Facebook account. Very friendly yan. Nag-a-accept po yan kung sino po nag-a-add sa kanya sa Facebook. O, diba? That's Jeff. So, guys, of course, the last but not the least, ang pinaka-star po ng ating crewing department o sa operation po natin, of course, no other than Mr. Allison Azarcon. Yan. Yan. Yan po yung ating lead crewing.
na ngayon ginagawa niya po yung mouse. Yung SSW. So, hi naman Sir Ali, tapos paki-ano naman ang face mask. Para pag pumunta sila, kilala nila kung sino yung pupuntahan dito sa Crystal City. Sir, pwede pong patanggal ng face mask para makita po natin kung ano po yung itsura natin? Sure. Sure. Patanggal po isa ulit. Para makita naman kung sino si Mr. Ali Zanazarcon. Okay. Yan. Yan po, ganyan po kasaya po dito pag pumunta po kayo sa office na sa namin. Nandito po tayo sa creators naman. Sila po yung nagpo-process ng mga contracts ng ating po mga seafarer. Of course, ang ating liaison officer, Miss Kathleen Lideros. Say hi, Ma'am Kat! Yan, pakita natin natin para pag nagkasalubong po kayo sa POEA, makikilala niyo po siya, ma-identify niyo po siya na siya yung lahat. Liaison officer ng Crystal Shipping. Of course, our new Crystal aspirant, Mr. John Calvin De La Cruz, a writer, deputy LO. Say hi, John Calvin. Yan, medyo shy type lang po siya. Yan. So, yan po yung ating operation unit or the crewing unit. Na-introduce ko na po sa inyo silang lahat at wala naman po atang may nakalimutan. Okay? So let's go now to the wealth builders sa accounting department. Let's go! Nandito naman tayo sa pinakamayamang unit ng Crystal Shipping. Pasukin natin yung wealth builders. Tara! Hi! Yan! Hi! Yan! Nandito tayo ngayon sa wealth builders. Oy, at ito'y may tumatawag at ika-cancel ko muna. Saka ka na, o diba? Ganun talaga guys, pag busy, pag sikat, maraming tumatawag. Pero ngayon, off muna natin siya. Okay, so ito yung ating wealth builders, which is the accounting unit. So, papakilala ko kayo isa-isa. Yan. Si Miss Sydney. Hi! Yan. Siya yung ating... Accounts officer. Yan, accounts officer, Cindy Cruz. Another one, of course, the newbie, pinakabago, the Crystal aspirant, Miss Belle Lopez. So, anak po siya, o kamag-anak po niya yung mga Lopez's po dito sa Philippines. Isa po siya, nabibilang po siya sa pinakamayamang angkan sa Pilipinas. Yan po si Belle Lopez. Siyempre, yung pinaka-queen of TikTok, ng pinakasikat din ngayon, inaabangan din namin yung madala sa TikTok. No other than Miss April Joy Pradaros. Siya na! Palakpakan ka! Saya dito ka maharap! Pakipag niyo naman para makita naman nila kung gano'n. O, kita mo, nag-lipstick siya. Sabi niya sa akin, she, kung mo isama sa vlog, yung nag-lipstick si April, di ba? Ganon siya, yung TikTok queen naman ng Crystal. Pupunta tayo dito ngayon. Sa pinaka-cutie pie. Pinaka-bagets. Pinaka-maganda. Yan. Si Miss Beth, our accounts manager ng Crystal Shipping. Patanggal ako para makita yung beauty mo bago gupit ka pa naman. Oo nga, syempre. Oo, oh, diba? Thank you kasi nagupit. Thank you sa nagupit sa aking hairdresser. Hi! Ikaw pala yun. Yeah, may sideline. Diba? May pa-sideline ako. At ang pinaka-last mo ipapakilala. Pero si Reggie kasi, meron nandun talaga siya sa pwesto niya. Pakita mo yung pwesto niya. Tcharan! Yan. Kaso guys, medyo busy siya kasi meron siyang kabiting sa baba, so wala siya sa pwesto niya. Ngayon, papakilala kayo, ko kayo sa pinakabagong part ng unit ng Crystal. Ang ating lead, pinaka-lead ng mga wealth builders, no other than Mr. Christian Carata! Hi! Yan! Carapta, the lead. Siya po yung pinaka-lead ng buong wealth builders po na unit. Okay, so yan lang po. Kung nakikita nyo naman po, social distancing pa rin kahit sa table, hindi pa rin kami tabi-tabi, meron pa rin space, may mga face mask po kami. Of course, kasi sumusunod tayo sa mga batas na pinapatupad ng ating government. So yun lang. Thank you guys. Tapos na po tayo sa wealth builders and now let's go to the guys, andito naman ngayon tayo, itutur ko po kayo sa aming The Fort. Tinatawag namin dito is The Fort. Dito nangyayari ang mga bagay-bagay na minsan hindi nyo inaasahan. Charata. So guys, dito po tayo para makita nyo. Ito po yung aming, dito po kami nag-launch
ng 12. So, para ma-flex ko lang din, ang sasarap ng food namin dito. At lahat po ng Crystal Reps po dito, free po yung lunch namin. Every day yan, free po yung lunch namin. And the one who's cooking our food, yung mga cook trainee po natin. So, nakakasiguro kami na napakalinis dito at lahat is very healthy na food na pwede prepare kasi yung mga cook training po natin ang gumagawa ng food, nagpre-prepare. Kung napapansin nyo naman, kakaiba yung mga scenery dito sa tuktok, medyo maliwanag. So, ito po yung rooftop po ng Crystal Shipping. Minsan, pag medyo sawa ka na sa aircon, akyat ka lang dito, unwind ka. Minsan nga nagsasanggyupsal kami dito sa taas. Yan, dito po yung rooftop. So, pag nakikita nyo ang dami mga pananim. Kasi yung building na to, in-encourage din namin ng everyone to be, tawag dito, environmental friendly. So, isa na din po kami sa nahuhumaling sa plantitos at saka plantitas. Joke lang. Pero hindi, matagal na tong mga tanim-tanim na to dito. Yung makikita nyo, gaganda naman. So, ito yung rooftop. Minsan, dito kami nagpa-example, may mga party, kailangan namin mag-rehearsal para hindi magkikitaan dun sa baba, dito kaming nag-shoot. Tcharam! Yan! Ito yung dormitory namin, i-flex ko lang. So, kung napapansin nyo, nandito po yung aming ibang crew, kasi paalis na sila bukas ng umaga. So, dito muna sila nakastay sa ating penthouse, sa dormitory. Flex mo na lang yung ano. Hindi yan makalat, guys, ha. Yung mga bag lang yung makalat. Pero dito, napakalinis po dito. Kasi palagi po itong... Yan. Yan. Social distancing, guys, ha. Yan. Okay. So, yun lang naman. Say hi muna, kaway-kaway. So, mamaya, sabay-sabay silang aakit ng barko. Ay, sabay-sabay sila. Magkakasama kayo sa isang vessel? Yan. Magkakasama po sila sa isang vessel. So, dito na lang po sila para wala ng hassle sa pagbiyahe. Kasi alam naman natin ngayon na pandemic, diba? So, yun lang naman. And hindi na po siguro ako pupunta doon sa mga sulok-sulok kasi baka may malaman ko yung sekreto dun sa sulok. So, hanggang dito na lang tayo. At babay na sa vlog namin. Bye!